welcome to my channel. Sa hindi pa po nagla-like, nagsishare at nagsasubscribe sa channel ko, please like, share, subscribe, and hit the tiny bell para updated po kayo sa aking mga videos. So ngayon po ang gagawin ko po guys is magpapakita ko po yung mga tamang way para mag-arrange po ng mga pinamalengke ng amo nyo. Dapat alam nyo po kung paano po yung tamang paglalagay ng mga gulay sa ref para po ma-preserve po siya at para hindi po pamahayan ng mga bakterya ang ating mga gulay, para healthy po pag niluto natin. Kasi pag hindi po tama ang paglalagay mo, syempre mag-aano po yung mga bakterya doon sa inyong mga vegetable. So ayan na guys, no, yan yung pinamili niyan. Nakaganyan po dito yung mga gulay na nabibili po dito sa Kuwait. Ayan po. Ayusin ko rin po yan, yung mga ganyan-ganyan. Pangit po yung pag ganyan po nakaano yung mga gulay nyo po. Ayan po, hinugasan ko na po. At make sure po na yung lalagyan nyo po is na-dry nyo po. Kasi pag nilagay nyo po sa ref at basa-basa pa po siya, pwede pong mamahay ang bacteria dyan. So watch out guys, no, sa gagawin nating pag-arrange. Kailangan, so ayan na guys, no, kailangan na natin ng tubig, palanggana, tsaka itong mga strainer. Kasi bago po natin ipasok sa ref yung mga ating mga gulay, ay kailangan po natin hugasan. Sa buhay natin. Ang kutsara, nangayin mo yan. Ayan. Okay mo. Okay na. Lakay ko natin. Yan po yung tama. Dapat agasan mo na yung mga ating mga kamatis. Yan po. Kasi sobrang dumiti siya. Ayan po. Sobrang dumiti siya. Lapit ang matapos. Yan, hugasin yung mga tomatis. At ilagay ko dito para makatuli. So, yun na guys. No, hindi sa lahat ng oras. Kailangan po kasi, may mga amo kasi minsan, hindi sila magpupuro kung anong gagawin mo. Kaya dapat po, kayo po mismo, alam nyo po yung tamang pag-aalaga sa mga gulay. Kasi pag hindi mo po naalagaan ng maayos yan, mabilis po talaga siyang mabubulok. Gaya po, pag pinapasok nyo po sa ref ng basa ang gulay, madali po siyang mabulok. Pero pag pinatayo nyo po muna, bago nyo po ipasok, hindi po siya mag-aalaga. Kasi ang basa po, sabi ko na nga po sa mga vlogs ko, ang mga basa, ang basa ang ano po, ay pinamamahayan po yun ng bacteria. Madali po siyang pamahayan ng bacteria. Kaya, kung pwede pa lang po talagang dapat tuyo po. Ituyo po talaga. Itutuyo. Kaya po, gusto ko pag may sarili akong bahay, gusto ko yung mga strainer ako. Gaya nito, strainer. Tsatsaga ka po talaga na magupit. Ang Korean po, mahilig din po sila sa ganito. Kasi nag-work din po ako dati sa Korean. At talaga pong pinakain po nila ng fresh. Fresh. Habang nagluluto po ako, is na hugas po ako. Pangit yung reflect ng ilaw. Para tuloy, ano. Dapat matyaga ka po sa paghugas. Pag-ano. Sipin mo, puro putik yung gulay, tas kakainin mo. Ayun. Tapos na po tayo. Papakita ko na po. Kunti lang po ito. Kunting tips. Sa inyo. Para hindi po kayo tamarin.
pag-aalaga niya po, tsaka sa paglalagay sa ref ng mga gulay. Dapat pag namili po yung amo niyo, tapos lagayin po. Pero ewan ko sa kanila kasi meron mga iba, ayaw nilang hinuhugasan yung gulay nila kasi pag hinugasan nila, syempre may mga iba madilis mabulok. Pero ang sikreto kasi dyan, papatuyuin mo lang siya. Pag matuyo siya, sa kami ilalagay sa kanilang yun. Ayan na po, ating gulay. Lumupitan ko na po yan, mga sira-sira. So yun na guys, no? Nagluluto ako, tapos yan po yung labas namin. Sobrang init po dito ngayon sa yan po, sobrang init po ngayon dito sa pansang quiet po. Yan, magluluto, maglilinis, halos po lahat po nagbablogger, ah, diba? Dapat po sa panahon po ngayon, dapat all around po tayo para ano po, para dapat flexible po tayo, dapat magagawa natin yung lahat, kaya natin gawin yung magagawa ng lalaki, ang lalaki kaya din gawin yung mga nagagawa ng babae. Ganito na po talaga ngayon yung panahon natin, yung mundo natin. Habang ganyan, habang nagluluto ka, habang nagpapakaloka ng niluluto mo, hindi naman sasabihin ng amo mo na wala kang ginagawa kasi nagluluto ka nga, naglilinis, naghuhugas. Yan. Pero habang may free time, nakakapag-vlog ka pa. Diba? Di ganun lang po yun. Tayo po mismo, hindi po tayo pag sa ibang bansa, tayo iiyak tayo. Magawa tayo ng bagay na may enjoy natin yung sarili natin. Gumawa tayo ng bagay na doon tayo mag-focus muna kasi kaya tayo nandito ay nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. Kung iisipin po natin yung homesick, wala pong mangyayari sa atin. Kaya dapat po tayo mismo, yung disiplina sa sarili, isa na po yun. Kasi na-observe ko din sa sarili ko na pag tinatamad ako, parang matatambakan ka po talaga ng trabaho mo. Pero kung gagawin mo yung trabaho mo, na kahit labanan mo, kahit tamad na tamad ka na, as in, parang gusto mo ng humiga, tinatawag na yung likod mo ng higaan, pero kailangan mo talagang tapusin yung work mo. Disiplinahin mo yung sarili mo. Yan, wala nang kalaban. Kaya yan po guys, yan, pinunasan ko na po yan kasi tuyo na rin po yan. Kaya patutuyuin na lang po natin yung ating mga gulay. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo pag nakalagay na po sila sa ref. Okay guys, mamaya na lang po. A few moments later. Kasi sa totoo guys, hindi ako naniniwala na pag na hindi mo magagawa kasi kami nga dito, habang natutulog yung amo namin, gagawin na namin yung mga dapat namin gawin. Pagluluto, all around po yung ginagawa namin dito. Pero kaya naman po. Depende lang po yan kasi. Dapat, guys, sa mga nagtitraining, nagtitraining ng maging sundalo, nagtitraining ng ano, meron po silang mga time na dapat matapos po nila yung ano nila, yung mga trainings nila. Nagagawa naman po nila kahit gaano pa po kahirap kasi disiplina po ang kailangan ng tao sa sarili nila para magawa po natin yung mga trabaho natin. So yun, may nang makina pero okay lang po. Ayan po siya guys, yan. Diba? Fresh na fresh. Tingnan mo yung gulay, oh. Ano lang ba? Sarap. Kakainin mo talaga yan kasi healthy po yan. Healthy sa katawan. So yun na guys, no, habang pinapatuyo natin yung ating mga gulay, nagluto-luto na muna si Lola, tapos habang magluluto, mamaya ibabalik ko na po yung mga gulay ko sa ref, at least malinis na po siya, at malaya na po siya sa bakterya. Kaya nga po minsan tayo, gusto natin ng maayos, gusto natin hindi tayo magkasakit, kaya dapat ayusin po natin yung pag-aalaga sa mga pagkain natin. Simulan po natin sa pag-preserve ng mga gulay sa ref. Para maano po. Ang mga wala namang ref, syempre, sa atin na mga walang ref, hugasan po natin mabuti ang ating mga gulay bago po natin lutuin.
Ako guys, may katamaran days din ako. May time din na tamad kang kumilos. Pero minsan, pag hindi mo inano yung sarili mo na magtatrabaho ka, gagawa ka, talaga kung hindi mo magagawa yung trabaho mo. Gaya po sa mga nanay, yung sa mga bagong mga nanay, syempre may baby po sila, puyat. Syempre pagtulog po yung baby mo, wala ka pong asahan. Maswerte po yung may mga nanay na kasama sa bahay, may mga biyana na kasama sa bahay, mga lola na tumutulong sa kanila. Pero minsan po may time na mag-isa po nating naalagaan yung anak natin. Kaya pag for example po natulog yung baby natin, tulog din po tayo. Pero para sa akin po mali po yun, kasi habang tulog po siya, gawin niyo na po yung dapat na gawin niyo para pagising niya, mag-focus na lang po kayo sa anak niyo. Yun po yung tama sa tingin ko po na dapat gawin natin pag nanay po tayo. Pag medyo tinatamad po tayo, mag-exercise po tayo, tapos anuhin po natin yung mga negative energy para po magawa natin ng maayos ang ating mga trabaho. Guys, doon na po nagtatapos yung ating mga maliliit na tips lang po sa pagtatrabaho sa bahay. Hindi lang po yung dahil nagtatrabaho tayo sa bahay, hindi na po natin gagawin yung best natin para magawa ng mabuti yung trabaho natin. At hindi lang po yung sa trabaho po, sa everyday na pamumuhay natin, dapat matuto po tayong alagaan yung mga, especially po sa pagkain natin. Hindi lang po yun sa pagluluto, sa pag-prepare din po ng mga gulay, karne, ganon. Dapat marunong po tayong magtago para hindi po siya pamahayan ng mga bakterya. Yan lang po guys, at sa ulitin po, sana po nakabigay po ako ng kahit na maliit na tips lang po. Kaya sige na po, dahil marami pa pang work ang lola, at magsishare po ako pa konti-kunti para makatulong din po ako ng kahit papano sa mga taong tinatamad, na dapat po wag po tayong tamarin kung gusto po natin na matuto tayo at para magawa po natin yung the best natin, hindi lang po sa work, pati rin po sa pamumuhay natin. Ganun po. Hindi yung para sa ati, sa amo natin, para rin po sa atin na matututo tayo kung ano po yung tamang dapat gawin natin. Yun lang po guys. Bye bye, love. Yeah, bye bye. Yun lang po. Mwah. So sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa channel ko, please support po, like, share, subscribe, and hit the tiny bell para updated po kayo sa aking mga videos. Yun lang po guys, thank you so much. So ulitin.